Ayan, magandang umaga. Oh, magandang umaga. So, dito na tayo sa ating morning chores. Hello kids, all rise. Check upin na natin kanilang... Kamusta ka na dyan, Micah? Ilang ka pa ba, Micah? Si Micah. Lilimlim pa din. Kids! Oh. Naman, oh. Sinasalubong na ako dahil... Alam nila, kakain na sila. Hello, good morning. Hello. Yun nga mga katuka, ano. So sa videong to, kikwentuhan ko kayo kung bakit ako nag-decide na magbenta ng mga week-old na seho at salamat sa mga bumibili sa akin at kung paano ko naman nasusustain yung health ng organic yung aking mga alaga. Ngayon po, ginagawa natin ng ating morning chores. Yan, gaya nyan. Alagay tayo ng mga bagong tubig 3 times a day para sa ating mga pecking ducks, mga itik na pecking ducks. Tapos syempre kung meron sila tubig, eto talaga, all rise, eto ang aking mga seho week old, palit tubig. Ay, mahilig talaga sila sa tubig, oh. Yun, so guys, mga katuka, mabalik po tayo sa sinasabi ko kung bakit ako nag-decide na mag-itinda yung aking mga week-old na mga seho. Actually guys, nagsimula lang naman talaga ako dito sa aking ginagawang urban farming a couple of months ago or probably less than 3 months ago. Nagsimula ako sa mga bantam chicken hanggang sa nag-evolve kagaya nito, nag-evolve sila sa mga heritage chicken, yan yung malalaki na yan. So nag-experiment ako from time, still experimenting from time to time, yan mga broilers. Tapos recently I read about and watched about yung mundo ng mga pecking ducks. So, I made the research. So, sabi ko, sige nga, subukan ko yung pecking ducks. And nakita ko yung napakalaking potential sa kanila dahil ang pecking ducks po ay isa sa pinakamadaling sigurong alagaan pagdating sa organic farming kasi wala silang masyadong mga requisitos o yung mga maraming kailangang isipin. Una, sila po ay mga hardy o talagang mas matatatag kaysa sa mga manok. Kung mapapansin nyo, sa kanila, sa napakaliit na spasyo nila, silang dalawa, ay gusto ko nga palang ipakilala sa inyo. Ito po yung Drake natin, o ang tawag po sa lalaking duck ay Drake. Yan po si Duke, D-O-O-K ha guys. Tapos si Duchess, yung babae. So... bakit ko nasabing mas matatag sila? Kasi imagine guys, sa napakaliit na spasyong to, dito nag-i-stay yung mga manok. And most of the time, nandyan lang sa space yung mga ano ko, mga pecking ducks ko. So umulan, saka lang sila papasok dito. Pero day and night, nandyan lang sila. Minsan pumupunta sila dito, pag kunyari open yung space. Pero so yun nga,
mas madali silang alagaan kaysa sa manok. Una, yon, kasi din, ano sila eh, wala silang masyadong pili pagdating sa pagkain. Tingnan nyo to guys, ang pagkain nga ng Peking Duck ay yung pagkain ng mga manok. So walang magiging problema sa kanila. Tingnan nyo kung paano sila magre-react dito. So yun, kahit anong ipakain mo eh, kahit nga kanin lang, kanin na may sabaw, or kanin na may panlasa. Ayan guys. Ano? Ay na kayo. So yun yung observation ko sa kanila. Tapos yung masasabi kong production time ay napakabilis din. Pumunta ako sa Dator Farm sa Victoria, Laguna. For 35 days nakakapag-harvest na sila ng ready for meat production ng Peking Ducks. Imagine isang buwan guys, mapapakinabangan mo na ang gusto mong negosyo. So yan po yung nakita kong mga advantage ng pag-aalaga ng Peking Ducks. It's not that I'm letting them go, yung aking mga heritage chicken. Syempre, ako naman po ay ang goal ko dito is talagang mag-evolve yung aking urban homestead farming. Kagaya nga ng aking plano na kaya kung mapapansin nyo, nagsisimula na ako sa aking business venture sa aking urban farming. Bakit ko tinitinda yung mga week old? Napansin ko po kasi, in order to support, para masuportahan mo ang ganitong klase ng hobby or ganitong klase ng business, nang hindi mo napapabayaan ang welfare at ang kalusugan ng mga alaga mo, ay kailangan maging sufisyente ka sa pagbibigay sa kanila ng pagkain, una, at yung tamang nutrients or yung sustansya. So kung mapapansin nyo po sila, although naka free range lang sila dito sa aking lugar, sa aming subdivision, and napakaswerte ko dahil wala namang mga predators dito at maaga kong na-discover yung kanilang magiging limitation gaya ng ating mga bantam chicken. So doon ko naisip na kailangan maayos ko din yung welfare nila sa papanong paraan. Sa paraan na bibigyan ko sila ng sapat na pagkain at tamang nutrition. Kagaya po ng mga yan. Although limited ang aking space, I always make sure na yung aking mga alaga ay may tamang pagpupuntahan, may tama silang range. At maganda po sa kanila, sa isang hindi ko may paliwanag na dahilan, ay alam po nila yung kanilang pagdudumhan. Kagaya po nitong harap ko, although ako lang po sa amin siguro ang may gravel sa harap ng bahay, pero naging effective po yan sa paraan na yan yung kinakahig nila, tapos dyan sila dumudumi from time to time. So yung containment ko sa kanila ay napapanatili ko po, papakita ko po sa inyo yung aking area of responsibility. So yan lang po guys, imagine kung matatantyal nyo lang po, siguro this is just around 10 square meters lang, pero yung kanilang ginagalaan ay hanggang doon umaabot. Isa hanggang doon umaabot, pumupunta sila dyan, pero bumabalik sila agad dito. So yun nga guys, no, kagaya po ng sinabi ko kanina, bakit ako nag-decide na magbenta ng week old? Napili ko pong magtinda ng mga week old na seho, dahil sa mga week old na seho, o sila guys, no, ay pag nakukuha ko po sila, ay talagang napakaliliit sila para silang mga kasinlaki ng Tamagotchi. So, kumukuha ko sa lagi every week ng maramihan.
So bakit ko sila dinidispose agad? Sa urban farming po kasi, alam nyo, hindi naman po advisable na marami kang like 40 pieces or 60 pieces na malalaking mga ganitong ducks. Kasi nga, bakit kanyo? Kawawa naman yung mga ducks kung mag-overpopulate sila sa maliit na lugar. Parang mas maganda na lang na bigyan mo sila ng iba pang bahay kaysa naman mahirapan lang sila, di ba? And siguro isa na ring bagay po yun ay dahil nakakapag-resupply sa akin and then naipapasa ko agad sa aking mga buyers. At nang sa ganun, yung mga buyers ko ay masiyahan din. Kumbaga win-win situation dahil pag nakapagbenta ako, masusupplyan ko din po yung pangangailangan nila ng pagkain. Kita nyo naman guys, mga high quality yan. Hindi basta-bastang mga seho yan. Pure Peking duck yan, courtesy of Dator Farms. So, hindi ko na kailangan sigurong mag-intay at mag-alaga sa kanila ng over 1 month dahil I believe naman na hindi magiging efficient or hindi magiging effective kapag pinalaki ko pa sila dahil hindi talaga sila siguro lalaki kung magiging siksikan sila all this time. So, tignan nyo guys, oh, tinatawag na nila ako at kakain na daw sila. Well, nakakatuwa naman talaga sila. Pero kung titignan mo, syempre, kailangan din po nating mag-evolve. Kailangan din natin silang ma-resupply or ma-repopulate. At naniniwala po ako, kagaya po ng sinabi sa akin minsan, ng recently kong nakilala si Mr. Leo Dator, na magandang i-promote ang Peking duck dahil sila ay mas healthy kaysa sa mga contained na broiler chicken na nabibili natin sa merkado. Sila ay mas healthy. At the same time, ang Pilipinas na lang siguro ang isa sa bansang Asian country na hindi masyadong mahilig sa ducks. So, Peking ducks yun. Madaling magparami, madaling mag-alaga, at mahilig tayo sa itlog ng ducks. Remember guys, yung balot, Pinoy, salted ducks, sa kanila galing yun. Galing. So, po yun guys, yung aking main reasons or other reasons kung bakit nagsimula ako magtinda ng mga seho na Peking ducks. And bago po ko po tapusin itong aking vlog ngayon na video, ay gusto ko munang magpasalamat sa aking mga bagong katuka dyan at sa mga recently naka-discover ng aking YouTube at Facebook channel, The Container Hardinero. Sana po mag-subscribe kayo at sa YouTube naman, i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga pag-uusapan natin tungkol sa urban homestead. And gusto ko rin po palang kunin tong opportunity na to para pasalamatan yung or shout out yung ating mga bagong katuka, sila Sir Arturo Abustan ng Makati, na isa sa mga namakyaw ng seho ko nung isang araw. Tapos si Sir Marvin and si Ma'am Rogie Demiao. Sila din po ay mga bumili at nag-subscribe. Shout out po sa inyo at sa iba pa nating mga katuka dyan. Salamat at kita-kita po tayo sa next vlog. Bye guys!